magandang buhay, mga kaamag at kapamilya. So ito po, papakita ko sa inyo yung aming fruiting bag. Ito po ay ating katanimang. Ngayon, ano po? So, meron po tayo ditong ilaw. Ito yung ilaw natin na ginagamit para sterilize yung ating mga tools na gagamitin. So, nandito rin po yung bini. Ito po yung ating bini, ano? Ayan. Ito po yung ating tools, nakababad na sa alcohol. So, ayan. So, ngayon mga kaamag, atin pong tataniman itong fruiting bag ngayon, ano? So, tatanggalin po natin yung ating mga nakataling rubber band. Gumawa po kayo ng ganito, putulin nyo lang po yung galon, lalagyan ng ating mga rubber. Then ito rin po yung ating gagamitin pag tinakpan na natin itong ating mga fruiting bag. So, nandito po tayo sa loob ng aming incubation room. So, wala pong hangin dito sa loob, ano? Para walang movement ng mga virus na pwede makontamina yung ating fruiting bag. So, dapat po kulog. Dahil wala pong movement ng hangin dito sa loob ng growing house, pagpapawisan po tayo dahil mainit, walang hangin na pwedeng pumasok. Ano po. So ngayon po, naalis na po natin yung mga rubber. Ano? Bubuksan po natin itong ating mga protein bag. Buksan po natin lahat yan para natin pong taniman para mabilis po yung ating paglalagay ng bini at walang matapon ng bini.
po, makikita po ninyo yan kung paano natin buksan, no? Yan, no? Lahat po yan ay naka-open na, no? Yan. Diyan po yung ating ilaw. So, ayan. Tapos po natin buksan yung ating pong tools. Ito, nakababad sa alcohol. I-sterilize po natin ito ng mabuti. Dito po yung ilaw. I-sterilize natin ng maayos itong ating tools. Bago natin gamitin pang pop-pop ng ating pigit. So, yan po. Tapos ito po yung ating bindi. Ayan. So, sterilize natin bago natin ikot-kot dito, ano, sa bindi natin. Para mag-loose yung ating bindi dahil ito po ay medyo matigas na. Ayan. So, ganyan po ang paggamit ng ating tools at pagkot-kot ng ating bindi para hindi masyadong stress yung amag na nakakapit sa ating surubok. Ayan. Pagtapos po natin makot-kot yan, lalagay po tayo dito sa ating mga binuksan na fruiting bag. So, dalawang teaspoon, ano po? Dalawang teaspoon ang ating nilalagay para tamang-tama lang doon sa ating fruiting bag. Ganito po yung open ng ating bag. So, pukunti po yung natatapo na bini. Dahil malaki po yung naka-open. Kung hindi naman kayo nagtitipid sa bini, pwede po yan mga 3 teaspoon. Pag nalagyan nyo na po ng lahat ng bini, no? So, atin pong ayusin yung bini na nasa loob, no? Kakalat natin sa gilid para mabilis yung paggapang. Kung meron po kayong kutsara malinis, pwede po yun ang inyong pangkalat dito sa loob ng bini. Sterilize lang ng mabuti para walang virus na nakakapit. Kaya po natin ginagawa yung ganito para yung gapang ng ating amag ay sabay-sabay, no? Sabay-sabay silang gagapang pababa. Wala pong maiiwan.
Ayan. Ipapakita ko sa inyo nang hindi pa nakakalat yung ano, buto, no? Ayan, yung buto hindi pa nakakalat. So, kakalat lang po natin dito sa may gilid. Sa may plastic. Sa may plastic natin nalagay para maganda yung gapang ng ating amag. So ayan po, nalagyan na po natin lahat. So ganyan po yung kanyang mga bini na sa gilid ng plastic. Tapos po natin maikalat, maglalagay na po tayo ng cotton waste. Hindi na po kami gumagamit ng PVC ink. Parehas lang po ang gapang niyan, yung may PVC ink, may papel at saka ganito lang. Ulak lang po yung aming nilalagay at saka rubber band. Wala na pong papel. Hindi na kami gumagamit. Dahil safe po yung ating incubation room, wala po siyang nakakapasok ng mga insekto. Tinanggal po natin guma. Yung guma natin tinanggal. Yun din po yung ating ibabalik para matalian yung ating fruiting bag. Po yung ating paggawa dahil wala na tayong nilalagay na PVC ink para pilahin pa natin yung plastic para magpantay yung lagay ng ating plastic sa PVC ring. So ganito lang po at mabilis po yung ating pagtatakip. Wala na tayong nilalagay na papel. Pag tapos po nito nating matalian, ipapile na po natin ito doon sa kanyang dapat paglagyan. Ano? At aantayin na lang natin mag-polycolonize yung ating cooking bag. Kapag nag-polycolonize na po yung ating bag, pwede na po nating lipat sa ating growing area para pabungahin.
ngayon, natapos po natin yung pagtatali ng ating mga bag, ano? So makikita po ninyo, ganyan lang po yung ating bag. So cotton waste lang at saka rubber band. So ayan. Oh, natapos po natin. Pagkatapos po natin yung malagyan ng takip, dito po natin ipinapile yung ating mga bagong tanim na ayan. Yung bagong tanim na fruiting bag. Ayan, diyan po siya nakatanim. Oh, medyo madilim yung area natin. Oh, ganyan po. So ito po yung mga naunang bag.